Dito kapag masipag ka, di ka maghihirap. Totoo yung sabi nila, walang mahirap na Pilipino dito yata. Kasi lahat ng mga Pilipino sanay sa hirap. Sanay tayo sa hirap. So, hey guys, what's up? It's me again, Vince. Welcome back to my channel. So, if this is your first time seeing me into this video, ako po si Vince, content creator of Pinoy in America in Buhay America. So, for today's vlog or for today's video, meron ako na-receive na question sa Instagram from Abby Cacho. Sabi niya, by the way, she's also from FEU, so yeah, go FEU. Tapos, i-share ko daw yung struggles, siguro yung experience ng, yun nga, Pinoy living dito sa Amerika as a nurse. Pero, hindi po ako nurse. Isa ako sa parte ng mga Filipino population dito na hindi nurse. Sa business or sa corporate ako nag-work. Pero, alam na alam ko ano yung challenges, struggles ng mga nurses. Kasi, syempre, for sure, lahat ng mga Filipino dito mayroong relative na nurse. So, if we go back to history, kung bakit ang daming Pilipino dito, kasi nga maraming nurses na nag-migrate dito dati. Tapos sinama na yung mga pamilya, kaya dumami yung mga Pilipino dito. So yun, and gaya ko, like someone na ang significant other or ang partner is a nurse, syempre, parte ako ng struggles at challenges at experience niya. So, gaya niyan. Kaya sobrang saludo ko sa mga nurses kasi kunyari yung shift nila, yung work nila is kakaiba. As in, ano to? Ayun, kakaiba. Like hindi sila nag-work ng 8 hours lang. Nag-work sila more than 12 hours, minsan pa nga 16 hours eh. Imagine. So sobrang hirap. So ngayon, inawian ko na, dumaan ako dito ng supermarket sa Mariano's. Kasi magluluto ako ng dinner. So yun, isa sa mga struggle kasi walang yaya dito. Walang ano, ikaw lahat kikilos. So ayun, parang ang hirap. Wait, bibili akong bawang. Kala mo sa talipa pa lang. Wait. So may mga bawang dito eh. Hanapin natin yung bawang. Lalaki nung ano dito, kasi laki nung kamay ko. Wait, doon muna tayo sa business. Kulit ng onion dito, ang liit. Cute. Saan may bawang? Mahal naman ang bawang. Kaya laking saludo ko sa mga nurses dito. Kasi grabe yung pago nila. Diba sa Pilipinas yung mga nurses ang baba ng sweldo? Dito yung mga nurses, ang lalaki ng sweldo nila. Kaya ayun, talagang binavalue rin ng Amerika yung ano, yung profession na yun kasi hindi biro yun eh, kasi buhay ng pasyente yung nakasalalay. Kaya yun, mahirap yung work nila, kaya malaki yung sweldo nila. Ganun dito, the more na mahirap yung work mo, mas mataas yung sweldo mo. Kahit yung mga nasa manual labor, kunyari yung mga mailman dito, ano ba, mga construction, plumbing, mga nagkukuha ng basura. Alam ko okay yung sweldo nila. Tapos yung mga ano, yung mga nag-scaffolding, basta yung mahirap na trabaho, yun, malaki sweldo ng mga yun. Ako, yun nga, nag-work ako sa corporate job, treasury, finance, accounting, nasa laylayan yung sweldo. De, joke lang. So, okay lang. Pa ba yung mga struggle ng nurses? Yun, iba-iba yung shift nila. At least parang every 2 weeks, alam ko, nagbabago yung shift nila. Kaya minsan night sila, minsan day. Yun yung mahirap. Hindi ko naman masasabi na hindi na kami nagkikita. Pero nagkikita pa rin naman kami. Kasi ako, 9 to 5 yung job ko. Tapos, sa gabi kadalasan. So, ayun. Tapos ako yung magluluto ng dinner. Tapos, siya yung maghugas pagka uwi niya kinabukasan. So, parang baliktad yung mundo namin dito. Tapos, pag Saturday, yun, ganun. Doon ginagawa yung mga chores, mga errands. Kasi weekdays, trabaho, ganun dito sa Amerika. Hindi na pwedeng pabanjing-banjing guys sa Pilipinas na
chill-chill ka lang. Kasi nandun yung mga pamilya mo dito. Kanya-kanyang buhay talaga. So, kailangan kumayod. Pero alam mo, maganda dito. Siguro, i-elaborate ko na lang sa ibang vlog. Na, yun nga, dito kapag masipag ka, di ka maghihirap. Totoo yung sabi nila. Walang mahirap na Pilipino dito, yata. Kasi lahat ng mga Pilipino sanay sa hirap. Sanay tayo sa hirap. So, lahat ng tao masipag. Lahat ng Pilipino dito masipag, alam ko. So, kita kami mga bayan mga Pilipino dito. Lalaki. Kahit maski nasa mga suburbs, sa mga malalayo. Laki ng mga bayan nila. So, nakakatuwa lang. And going back dun sa topic nga, sa mga nurses, yun, laking saludo ko. Alam nyo ba, nurse ako? I mean, hindi ako nurse, pero I was a nursing student nung college. First year, first sem. Pero nag-shift ako kasi parang hindi siya para sa akin. Parang hindi ko trip. Pero, ayun. Ano ba? So, after first sem, mag-shift ako ng business ad, major in internal audit. Inisip ko nilang, ano bang mag-shift kong course? Sa magaling na lang ako. Alam ko magaling ako sa mate. So, nag-ano ako, business. So, yun. Thanks to Abby Cacho, nag-send siya sa Instagram ko about this. Sorry wala akong masyado makuntin kasi hindi ako nurse, pero alam ko yung mga struggles talaga ng mga nurses. So ayan, magbabayad na ako. Bumili lang ako ng bawang tsaka ng tomato sauce. So itapat lang naman ng bahay namin, I mean apartment namin to eh. So kung gusto niyo tanongin ang paggamit ko sa vlog, itong Sony WX500. So yun. Tapos dito, self-service. Welcome yung pagbabayad. Welcome value customer. Scan items one at a time. Place it. Welcome value. Enter your garlic quantity and touch the done button. Place your garlic in the bag. Scan your shopper's card. Enter your alternate ID. Thank you. Enter the number of bags you wish to put. Total is 224. System processing. So ikaw, if you want to share your struggles, challenges, or experience, I'd love to hear those. Siguro send ka ng message sa Instagram or just comment down below. And sa lahat ng mga nakakanood nito, I will appreciate if yun nga magko-comment kayo, magsasubscribe kayo sa channel na to. And if you have questions, send me a message in Instagram. Sasagutin ko, gagawin ko ng content yun. And thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye.